Kaya, hawak kong hawak, hindi ko na nakuha ng video ang lahat ng view sa labas. Mga ilan-ilang nalakuha ko. Pero so, totoo lang sinasabi ko sa inyo, nakakatakot. Malunggay pandesal! Malunggay pandesal, mga kadaddy at mga kamamis, at sa lahat, masarap. Maya-maya lang, bumili ako. Alagang 40 pesos. Hindi ko alam kung ilang piraso, pero natakam ako kaya bumili ako. At eto nga, nakasakay na ako ng bus. Hindi ako nakapag-video kasi standing ovation. Ang ganda kasi ng boses ko. At eto yung view sa labas. At maya-maya lang, senior cut mo na. Nandito na kami sa May Dawo. Siyempre talagang dadaan lahat ang bus sa Dawo Terminal para kumuha ng mga pasahero at magbababa ng ibang mga pasahero. At dahil nag-aantay pa kami ng mga pasahero, nagutom ang person on daddy inyo. Kaya kain muna tayo. Grabe, first time ko makakain ng pandesal. Tapos may flavor pa ng malunggay. So healthy. Mas masarap siyang kainin kasi medyo mainit-init pa. Pandesal na talaga ang nag-iinit. Mga after 10 minutes, bumiyay na ulit. Napuno na yung bus. At buti na lang, maraming bumaba. Kaya nakaupo ako. Namiss ko yung pag-travel ng bus. Tapos, shortcut ulit. Nasa Dao na ako. E, ang target ko is sa mall para mamit ang aking kumari. Kaya ang kinawa ko, dahil napansin ko, traffic! Nag-try akong umangkas. Uso ito sa Manila. Hindi ko alam sa ibang mga probinsya. Kaya angkas pa more. At ito nga, nakaangkas na ako ay kuya. At barangkada na kami sa kalsada. Nakakatakot na masaya. First time ko. Kaya eto, lahat naman sila at si kuya is may extra helmet para safety din ang mga kanyang pasahero. And thanks kay kuya kasi sinakay niya ako kahit mababa yung offer ko. Siyempre, for the kuripot lang ang peg. Kasi yung unang na-ask ko is medyo mahal ang price na binigay niya sa akin. Tapos sinabol ako ni kuya. Siguro nakita siya sa akin. Ayan, medyo malayo yung biyahe. Kapit lang daddy eh. Pero wag sa balakang ni kuya. Sa likod ng motor. Ayan, nasa kaubahan na kaming Cubao. Grabe, medyo shaky at rap ang aming nadaanan dito. Kaya, hawak kong hawak, hindi ko na nakuha ng video ang lahat ng view sa labas. Mga ilan-ilang nalakuha ko. Pero so, totoo lang sinasabi ko sa inyo, nakakatakot. Ayan o, train. I hope makasakay ako ulit ako dyan. Diba? Banda dito, hindi na masyadong traffic. Ayan. Tapos si kuya medyo banayin na yung pagpapaandar niya. Kaya, I love it. Siya nga pala kayo na umaga, umalis ako ng mga almost 6:50 kasi nga, dahil alam ko minsan traffic, at the same time, parang hindi ako mawala sa lakad namin ang aking kumari. Kaya thank you, kuya. Nakaangkas ako sa iyo. O, diba? Yan ang kalsada. At ang train, kasabay namin siya actually. Back nung nagtrabaho ako sa SM, madalas ako sumasakay ng train or metro. Kaya nakakamiss. I hope try ko tomorrow sumakay. Diba? Ganda rin ang view. Ayan, medyo, gaya nga na sinabi ko, medyo bayrayad yung pagpapaandar ni kuya. Kaya nakakapag-bridge na ako. Actually, may interview si kuya, pero minute ko na lang. Amin na lang yun. And that's it! Kita-kita ko na ang bilog or ang mapa. Going to MOA. O, diba? Ang gaganda ng mga building. Kailan kaya ako magkakaroon ng building dito, banda? Para makabisita kayo sa amin. O, diba? Bilog na bilog ang mundo. Second time ko yatang pumunta sa MOA or hindi ko na sure. Grabe, oh, ang dami nagmumotor. Guys, keep safe! Para happy ang life. Mag-ingat-ingat din tayo palagi. Ayan, oh. Ang sarap iuwi nito. Tapos pagulong-gulongin mo sa bahay mo. Pero sa loob tayo, hanggat mag-rambul-rambul na ating mga pagkapalit-palit na ating mga mukha. Salamat naman at maraming pa rin punel. And after mga pagkaba ni kuya, nagkita kami kagad ni Mare. So ayan, nagtakas.
Saan nga ba? Hindi ko na alam. Nag-taxi kami papunta sa Sakayan ulit, papuntang Tagaytay. Thank you, thank you!